Warning, this video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. Good morning mga ka-Raptor. So here we are. Yeah, magpa-final review tayo sa Suzuki GSX-R150. Yeah, engine description niya is a single cylinder liquid cooled fuel injection dual overhead cam 4-stroke 4-valve 143cc 18.90 horsepower 10,500 RPM. Maximum torque 14 Newton metric at 19,000 RPM. Wet sump lubrication, bore 62.0 millimeter and stroke is 48.8 millimeter. Gears niya is 6 gears, 1 down and 5 up. So clutch type niya is wet multiple plate, double disc brake harap at likod. At yun nga lang, wala siyang hindi siya ABS. So sa front tire niya, size niya is 9080x70, so 130x70x17. So 17 inch alloy wheels po siya. So it comes with the IRC Exato, yun yung stock tire niya. And of course tubeless. Ayan, kung mapapansin niyo naman, nakapako pa siya, hindi siya basta-basta magpa-flat unless kung hindi mo siya tatanggalin. So good to go sa mga biyahe. And I would like to shout out din muna kay Lofty, kasi siya yung may-ari nito. Shoutout sa iyo, Lofty. Salamat sa pagpapahiram sa ano to at pagbigay ng pagre-review nitong bike mo. It's fun to use. Malakas siya. Very nimble. The gas throttle niya, malambot. The response of the brake, super. Wala akong masabi. And yet, may mga ano naman to, may mga review na, may mga lumabas na. So bali actually basic na lang din tong review ko, pero magpo-focus tayo sa keyless ignition. So punta muna tayo dito sa ano, wala siyang compartment guys. Ito yung ano niya. Pag binuksan mo to, pag binuksan, wala siyang laman. Siguro kung malalagyan mo lang siya ng konting papel, pero hindi ko marirecommend na maglalagay kayo ng mga documents diyan kasi nahirap na. So ito, kailangan niyo to. Tail bag, para ilagay mo dyan yung mga gamit nyo, like raincoat, cover, or anything else. Pwede rin siyang tangke, pwede rin siyang tank bag. Ito, tangke to guys. This one is a plastic. And then shoutout ko na din setup nya. Smoke bubble the visor. Yan, 01 motor, meron dyan si 01 motor. Lever, 01 motor, meron din. Ayan. And underneath, ayan. 01 motor. It comes with a signal light na siya. Mamaya, titestingan natin yan. And pure stock, wala pang binago. Ayan. Axle cup, 01 motor yan. Ayan. So, shoutout sa 01 motor. Sa mga naghahanap ng accessories, please visit lang kayo sa Facebook page ni 01 motor. Nasa link ko yung description. Visit nyo lang, ask nyo lang kung magkano yung mga presyo niyan. Kasi hindi ko na mababanggit kung magkano po yung kuha ko niyan. Pero kung mahilig kayo mag-Facebook, check nyo yung Facebook page ng 01 Moto. Andun po yung mga accessories niyan lahat. So, let's head on guys. So, nasa I think 1 meter. Hindi 1 meter, 5 meter. Yung Suzuki GSX-R150 is a keyless ignition. So, mamaya i-explain ko ng mas maayos. At ginawa ko yung assignment ko, inalam ko talaga kung paano gamitin yung mga ano, kung anong features ng keyless ignition na to. So ngayon, this remote is a dustproof and waterproof. So naulanan or na-rubble sa tubig is okay lang din kasi silyado naman to. Ba, for example, nakapark kayo sa mall, tapos may mga katabi kayo mga kagaya, para ma-detect mo kung kanino yung sa'yo yun, i-click mo, i-press mo lang siya ng 2 clicks, tapos ilang.
kanyang host. Ayan, wala na. Diba? Ang ganda, diba? Ang ganda. So, paano naman pag halimbawa is malayo to, tapos i-open natin yan. Kasi, gaya ng, or for example, Okay, ganyan. Okay, ilayo natin ulit yung remote. Layo natin ang gusto. Mapapa-under kaya to kung naka-unlock tapos wala yung remote. Let's see. Alright. On. This is good. Bakit guys? Naka-on siya. Nade-detect niya wala yung remote or malayo sa kanya. I mean, hindi niya nade-detect yung remote at malayo sa kanya kahit siya naka-on. Hindi siya gagana. Look at that guys. Hindi siya gagana. Patay pa rin. So hindi pa rin siya, kung pagtitipan ka ng mga tropa mo, hindi pa rin siya mapapa-under as long na wala o hindi niya nade-detect yung remote mismo. So kunin natin yung remote. Ito yung remote. Yan. Pag da-detect niya na to, wala, diba? At ang ganda ng dashboard niya guys. Yung dashboard niya guys, hindi ito ano, hindi siya scratch proof. Kaya kung magpupunas kayo, dahan-dahan lang kasi madali siyang ano, naselan siya. Kaya kung pupunasan niyo dapat make sure na balnawan niyo muna bago siya pahid. One side lang dapat. Huwag yung pabalik-balik. Punas, balnaw, punas, balnaw. Kasi o kaya po, mas maganda nito, tip ko lang sa inyo, palagyan niyo ng tempered glass. Or mas maganda palagyan niyo ng ano, ng smoke. Kasi sa gabi sa gabi na medyo nakakasilaw lang yung backlight niya kasi maliwanag siya. So I suggest na pa yung mga naka Suzuki diyan na G6R na ano, o kahit yung G6S, palagyan niyo ng tempered glass na ng tempered na smoke itong panel niya para at the same time na protection niya sa mga scratches, para pag sa gabi din nagbiyahe kayo ng gabi, hindi rin siya masyadong ano, kasi maliwanag talaga to guys, maliwanag. So ganyan ka-clear po ang kanyang panel. Gear indicator, gas, odometer, RPM reader, yan. So hanggang sa 11,000 RPM siya guys. Tapos ito yung selection niya, ito yung sa may dalawa siyang varieties. Ayan, trip A, kilometer per hour, and trip B, yan, kilometer per hour. And then nare-reset yun guys, pwede nyo siyang i-reset to zero para mabilang nyo or ma-record nyo kung ilan yung tinakbo nyo kapag may biyahe kayo. So yun nga, shoutout pala sa memero.ph sa mga naghahanap ng mga accessories, mga pang vlogging, mics, anything else, monopod, case, battery, memero.ph, hanapin nyo, may discount po kayo doon. Kung kayo nakapag-subscribe kay Little Biggie Dual Vlog, saka sa akin po kay JP Raptor, banggitin nyo lamang po, pakitin nyo lamang po na subscriber po kayo at may discounted po kayo doon. So yun na, let's back on. 11 liters guys yung tank capacity niya. And you can see slick type yung kanyang tanke. So kung malaki yung tiyan mo, may space pa para makagalaw kayo. Bakit ko na sabing nimble siya sa traffic? Kasi since slick kasi yung tanke niya, may space ka para igalaw yung katawan mo. Although kahit yung turning position niya sa manibela is limited, carry pa din. Bakit? Kasi magaan tong bike na to guys. Sobrang gaan. I like the way the tipos, kasi para siyang pang big bike inspired o MotoGP. Kasi yung pinakaano niya nasa ilalim na. Ayan o. So pag ito kinuha mo, feeling ka talagang naka MotoGP o ready to karera na from straight cornering. And masasabi ko lang to sa bike na to guys, matigas yung upuan niya, pati yung shock,
tapos yung basta yung suspension niya pati gas, which is bagay na bagay dito sa bike na to, kasi this bike is inspired for track or pangkarera. You've heard what I said, guys. Kung bagay na bagay sa kanya na stiff yung kanyang mga suspension, kasi ready na to sa track. Actually, wala ka nang babaguhin dyan, kasi the foot peg okay lang din, sakto, easy to knee drag. Kaya di ka lang ginawa kasi wala pa akong wala, tsaka hindi to akin, hiniram ko lang. Nissin caliper, front and back, guys. Full LED headlight. Yan. Check natin. Yan. Park light, LED na siya. Dashing headlight, open natin siya. Yan. Yan yung ano niya, yung low. Ito yung high niya. Yan, guys. Sa likod, hindi siya LED. Bulb lang siya, hindi siya LED. So, sa harap lang siya naka-LED. So, ito yung ano niya. High and low. May passing na din siya. Passing. Ayan, passing. Turn signal light. Left and right. Nakakatuwa lang, guys, yung busina niya. Malakas pa yung boses ko, eh. So meron siyang kill switch sa ilaw. Light on, park light on, off. Kill switch. Alright, di ba? So again. Ito pa sa gusto kong i-explain sa lahat at nagustuhan ko dito sa bike nito. Hindi man siya binigyan ng magandang swing arm, unlike nung R15 na V3, maganda yung swing arm niya. Check this out, guys. Check nyo yung suspension niya. Check the suspension. Ayan, guys, oh. Sana nakita nyo. Tingnan nyo kung gaano ka-precision yung suspension niya. Alam mo kung saan madalas gawa o gamit yung mga ganyang concept, guys, sa mga big bike talaga. Tingnan mo yung detalye ng kanyang suspension, diba, guys? Although basic lang din or standard lang din yung kanyang shock, pero yung play nito, guys, when it comes sa cornering, suabe. So ito yung kinagandahan nitong Suzuki GSX-R, yung suspension niya. Suabe. Pag nag-cornering ka, napaka-nimble niya, walang galaw. Stable talaga. Diba? Good shock plus skill ng rider. Perfect. Yun yung nagustuhan ko dito. The mugs niya is malapad yung mugs niya. Pero yung design niya is nakuha siya sa Rider 150 na carb type. So, stock pipe, dual hole. At saka ang ganda ng ano ito, ang ganda ng engine rev nito. Check natin, guys, ha. Wala na siya, guys, kickstart, ha. Wala siyang kickstart. Kasi maganda nga nito ang ignition on nito, eh. Kasi one click lang, ha, under agad yung makina. I hope na naririnig nyo yung makina. Na siguro pagka
pagka naka open pipe nito, ang ganda nito. Alright, yung forma niya guys, suabe, nakaano siya, nakasalubsob. Yun nga lang guys, sa mga magtatanong kung good ba to for everyday, yeah, good naman, everyday use. Nakadepende naman yan eh, kasi may mga iba kasing rider na sabi na natin may reklamo, pero gustong gusto mo tong model na to, is magtitis ka talaga, kasi gusto mo yan eh. Kaya nga diba, kapag kung ano yung pinupusuan mo, go ahead, diba? Kasi lahat naman tayo mga riders, may mga kanya-kanya tayong opinion at kagustuhan. It's a fun bike, wala akong masabi. Yun nga lang, may ang reklamo ko lang dito for everyday use or kung ano lang or long drive, nakakangali lang talaga siya kasi sub-sub siya. Pero kapag may mga cornerings as straight, bawing-bawi ka dito. Panalong-panalo ka. Na hindi ka mag-e-effort ng husto kapag ito yung gamit mo when it comes sa mga racing. Ano yun, yun nga pala, explain ko ulit. Ano pa ba yung mga dapat explain? Ah, ngayon. Eto, okay. Explain ko nga pala. So, Raptor, paano pag nawala o pumunta kayo ng mall, na misplace mo yung remote mo tsaka yung extra? Di ba nabanggit ko sa kanina na pag bumili ka nito sa dealer, may ibibigay sa yung ID number, ayan, nasa screen, ayan, na dapat nakatago lang sa wallet mo. So magagamit mo to for emergency, for example, na misplace mo to, nawala or something, nag mall kayo, nag date kayo ng girlfriend mo, nawala, na misplace, tapos naiwan mo to sa parking lot, nakalock pa siya, ano ang gagawin? So ito guys, ito gagawin natin, i-hold mo lang siya ng mga 4 to 5 seconds. Ayan, apat na beses. 1, pangalawa na to, 2. Ayan, apat na beses yan. Once pag na-reach mo na yung apat na beses, mag-steady ulit siya, steady, tapos 1, 2, babasahin nyo ulit yun. Then after nun, yun, kukunin mo na yung ID number mo, susundan mo na, for example, 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, select mo lang, hold mo lang din 1, tapos iilaw siya ng matagal, ng mga siguro ko, iilaw siya ng mga 1, 2, 3, tapos iilaw ulit siya ng 1, checking siya. Then, paano naman sa pangalawa, pag second digit is number 2, 1, 2, iilaw siya, checking, tapos confirm, 1, 2, ilaw, then third digit, 3, 1, 2, 3, iilaw ulit siya, checking, tapos biblink siya ng dalawa. After nun, ipasok mo ulit yung 4 digit, 1, 2, 3, 4. So yun, ma-immobilize mo na siya, magagamit mo na to na kahit na wala to. Tsaka ka pumunta sa dealership nyo at mag-request ng panibagong ID remote. So yun lang, sana nakatulong ako guys kasi sa napanood ko kasi sa YouTube, walang nag-explain kahit na English. Meron mga nag-English kasi isa lang, hindi lang masyadong well or explain. Hindi ko kasi magawa kasi syempre hindi ram ko lang to, hindi naman to akin, kaya hindi ko lang magawa na i-immobilize ito kasi since hindi naman talaga nawala to. So yan na nga guys, sana na-explain ko ng mas maayos ko nung kinagandahan ng keyless na to, kung gaano siya ka-secured, di ba? So ganyan pala, iniwan mo na siya, tapos ito, umalis ka, hindi nila mabubuksan to, basta-basta, as long na hindi ito nababasa nitong motor. Kaya dapat ito lagi lang siyang nasa bulsa or lagyan nyo ng sabitan, lagyan nyo sa may key pocket nyo, yan, para nakakabit lang siya. Again guys, this Suzuki 150 GSX-R, wala akong masabi about the security niya. PHP yung prices nito sa dilaw at saka sa blue, I think 156. Mahal siya, 'di ba? Pero worth it naman kasi yung technology niya naman sa keyless ignition is wala rin naman akong masabi. Ang tanong lang, kapag bumili ka ba nito? Ba, for example, pag bumili ka ba nito as a second hand, secure pa ba 'yon? We will never know kasi syempre siya yung first owner. Malamang may kopya siya nung security ID.
di ba? We will never know. Alamin na lang natin kung ano. Yun lang masasabi ko. Pero kung first owner ka, as long na naka-attach to sa'yo at alam na alam mo, tsaka yung ano, wag mo wawalain yung ID number, yung maliit na papel, ilagay mo lang sa wallet mo or ipaserox mo, isave mo sa cellphone mo, paserox mo ng marami, mag-itago mo kung saan na para kung mawala man yung, mabasa man yung, at least meron kang spare, diba guys? So, that's it guys. Suzuki GSX-R 150. Hindi ko man siya ma-review ng maayos kasi alam ko may nag-review nito. Pero na-explain ko sa inyo ng Tagalog kung anong meron sa motor na to. Yeah. So that's about it guys. JP Raptor. Kung may natutunan kayo sa video na to, don't forget to like po, share, subscribe, and comment po. At ipopost ko po sa last video yung comment of the day ko sa mga shoutout nyo. And of course, shoutout na rin sa mga kalaro ko sa mga Call of Duty. Yan, nasa screen ko. Mga kalaro ko sa Call of Duty na nakarecognize sa akin na may channel doon. Salamat sa inyo sa mga pag-support nyo sa akin. And abangan nyo ang mga susunod na mga review. May mga nagpapareview sa akin. Shoutout sa mga tropa ko nagpapareview sa akin. Soon guys, natapos ko lang to. And again, Lofty Vlogs, shoutout. Supportahan nyo din si Lofty Vlogs. Siya yung may-ari nito. So, pinareview sa akin. Salamat, brother, sa pagpahiram sa akin. Pag-lend nitong motorcycle mo para reviewin ko. Maraming salamat. JP Raptor, signing out. Slide safe po sa lahat. Peace out. Thank you.